Oh, grabe. Dumayo pa ako dito, sir, kasi 49 pesos lang sa inyo. Ay, sir, nanonood ka YouTube? Oo, oh, nagbablog ako, sir. Baka pwede mo akong isubscribe. Tapos hanap mo akong sponsor sa Shell. Seryoso yan, kuya. Para laging libre na gas ko, ha. Good morning, mga katoda! Woo! Tuna, 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 tuna! Episode 2! Here we go! Ngayon, nakita nyo naman dyan sa title kung anong gagawin natin ngayon. Para makita natin kung totoo ba talaga o hindi yung bagong, ano bang tawag dyan? Signage? Warning signage or what? Road signage? Somehow, yung alam kong tawag sa kanya, bahala na kayo kung anong gusto niyo tawag sa kanya. So yun, nakita tayo ng Maylakwe yung araw na to. At so double check natin. Oh, double check. Kailangan ng pulang ballpen pag gaganyan. Double check natin kung legit ba talaga siya or hindi. Kasi kagaya ko, ngayon na lang ulit ako aakyat after lang months na. Hindi ko sigurado. Eh, wala naman akong other modification tungkol sa pipe. Especially kasi yung nakalagay dun sa sign eh. Loud pipes. So check natin kung may makakausap din tayo doon kung legit man yung sign na yon. So kung legit yung sign na yon, kukonfirm natin kung talagang ano yung exemption tungkol sa pipe. Kasi ako gusto ko rin sana magpalit ng pipe, kaso hindi pwede. Ang hirap kasi minsan bumiyahin ng medyo maingay yung pipe mo eh. Pero alam ko naman na marami namang silent killer pipes dyan. Though, ayoko pa rin. Tsaka na, pagkailangan, matagal darating yun. Basta yun, do-double check natin, ha. So, ito, larga muna tayo. Balikan ko kayo mamaya. So ayun no, malapit-lapit na tayo sa Marcos Highway. Tapos sakit na tayo. Ay, 10-wheeler. Ay, kapanan. So wait lang. Thank you. Daming bike. Dati rin tayong bikers kaya share the road. Mga rin tao dyan, no? So baka mamaya makita rin natin sila sa Marilaki. Tayo, dediretso na, pulitang tayo. Para maibutan tayong peg. Ataw na naman, no? Ngayon lang ulit ako nakakaataw ng ganong kabilis. Dahil bibihira ang maluwag na kalsada. Ayan, medyo makulimlim. Sarap bumiyahe ng ganito. Saya! Oops! Ayan na! Nakita nyo ba yun? Hindi ko ini-expect na dito pala yung signage na yun. So, babalikan natin yan. Hintay muna tayo, maka-U-turn tayo.
Ipan tayo. Nandito pala yun. Nakala ko doon na sa Big C. Kasi nung nakita ko yung picture, nakala ko Big C. Okay, U-turn. Ulit. So, ito. Hindi tayo pwedeng tumapak ata dyan eh. So, patay muna natin yung motor. Yeah! Tahimik! Masaya! So, ito. Na lang. Green zone. Save your environment. Nakasulat lahat dyan. Kasama, katulad nga doon na nasa picture. Legit siya. So, no stopping, no vandalism, no smoking. So, nag-stop tayo. Sorry po. Kailangan ko lang mapakita sa lahat to. Kailangan ko ma-document to eh. So, siguro, buong barangay ng Punugay yan, nakakasakop para dito sa speed limit na to. At lahat ng pinagbabawal niya. Hi! Yan, lahat ng pinagbabawal niya, siguro nasasakop yung buong Baras Rizal or buong Pinugay lang. So, diretso tayo sa taas, tingin tayo kung meron pang ibang makikita nating tao doon. Oh, ito pa rin pala. Isa pa. Andiyan yung isang signage. So, yun. Bawal na may tumatambay dito sa Big C, no? Pero hindi pa ito yung Big C. So, ito na nga yung Big C. Oh, ito. Naulit din pala. Andito talaga. So, speed limit and all nakasulat doon. Yun yung mga bawal. At nagpapag yung visor ko, wala akong makita. So, yun. Nakita nyo naman, tinigilan din naman natin kanina. Same sign lang sila. Bago pumasok ng Big C, nagwa-warning na sila ng ganyan. Ngayon, try ko makahanap ng kahit sino dito na pwede nating makausap tungkol dun sa signage na yun para mas malinaw. Oh my god! Medyo may pagpatak galing sa mga puno. Oh my god! Ang lamig! Sakit sa tinga, nagpa-pressure na. Medyo mataas na tayo. Slow down with a big paparepito. Bakit nga ba ito tinawag na Barangay Sampaloc? Di ko lang alam. Alam ko lang Marilac eh. Kasi sa amin may meaning talaga yun eh, yung barangay din namin. Ah, may kumatok na naman sa helmet ko. Karnagro. Martisem kaya tayo? May iba naman. Sige, Martisem tayo. Martisem! Martisem. So yun, nalobat tayo, nakarating tayo dito ng Martisem. Nalobat na tayo. Babalikan natin mamaya yung signage na yun. Kung may makikita tayong any government employees na pwede nating makausap tungkol doon, eh, para mas maganda, lalong-lalo na sa pipe, para makita natin, ha? Pahinga lang ako saglit dito, tapos pupunta na rin ako ng CK. Sumilip lang ako dito kasi gusto ko makita yung view. Picture-picture lang, no? O, siya. So, ayun, sumaglit lang tayo sa Martisem, kasi
Yung viewing deck nila, literal viewing deck na lang. Hindi ko man lang na-picturean yung motor ko. Ang ganda pa naman ng view doon. Check out nyo na lang yung picture na ginawa ko sa phone ko. Solid, di ba? So napansin nyo, wala akong gloves. Kasi andito na yung CK eh. Lapit na yung CK. Hacha! Ang daming tao! Holy fake! Holy fake fake! Choko lang ako eh. Grabe naman. So yun, we're back again, pero nandito tayo ngayon sa CK. Kita nyo yan, sa CK yan. CK, CK. Daming motor sa taas, kita nyo naman kanina pagdating ko. So ito yung kalsadang hindi ko sigurado kung saan to. So ayun, hindi ko sigurado kung makahanap pa tayo ng tao na makakausap natin tungkol doon sa signage. Pero most likely, yun yung mga loud pipes lang. At syempre, considering big bikes, kailangan nila talaga na mag louder pipes. So yun lang talaga, may exemption sila. Hindi naman sa exemption, though meron pa ring limit yun sa kanila, ang pagkakaalam ko. So yun, hatsoko muna tayo dito, tapos bachi na rin tayo pa uwi. Pahinga lang tayo onte. Yan, since nakapag-hot chow ka na tayo, uwi na tayo. Ngayon, bago tayo umuwi, balikan natin yung signage na yon. Tignan natin, baka may makita pa tayong someone na pwede natin makausap tungkol dun. Kasi sayang naman eh, nandito na rin naman tayo. Malay mo, biglang mayroon tayong makasalubong. Or better yet, may nakatambay dun, nagbabantay. Lumig, sarap. Uy! Baka naman! Pagsaba ka na sa baboy, baka naman! Ngayon, babalikan natin yung signage dun sa may big silang muna. Doon tayo titigil. Kuching, Big C, let's go! What the heck? There's something in there. So ito, dito tayo titigil. Kailangan natin ma-explain to na maayos, no? Para makita rin natin lahat. Para everybody happy. Ito, ulitin natin. Speed limit 50 kilometers. No loud muffler, littering, parking, stopping, vandalism, and smoking. So usually naman yan kasi sinasabi sa no parking tsaka no stopping is doon sa Big C. Kasi madaming nagpipicture dyan. Ginagawang playground. Di ako against doon. Naggagalaro din talaga ako dito. Pero tuwing ganito lang, Sabado, para, ayan, tignan nyo, malinis galsada ng ilang segundo. So, alam mo yung ginagawa mo para maiwasan din yung aksidente. Marami rin kasing umakit dito eh. So,
kailangan ma-point out din natin tong ganito. Gaya nyo na sero, yun o. Kung may makikita tayong ano dito, local na government employee, tanod, or what, sana may masakto niya tayong HPG or police eh, para mas malinaw eh, mas klaro yung ganyan eh. So, baba muna tayo guys. Seryoso mode muna ako sa pababa kasi pag pababa yung kalsada, medyo mahina ako eh. Usually kasi, may may naka-standby na ambulance dito. Kasi nga, medyo prone sa aksidente yung Big C. So, sana masakto natin kahit sila man lang para ma-check natin kung alam nila. May slow down na sign. Nakaposte kayang police. Sakto may nakatayo. May interview natin sila kuya. Teka, saan may interview natin si kuya? So ito tayo sa may Big C ng Marilake. Andito po si Sir Victor na Rodriguez. Sir, tiga ano po kayo ng municipality natin? Baras sa Rizal. Tuloy itong section na ito mula kilometer 45 hanggang kilometer 48. Nasa sako pa ito ng Masungi. Masungi Geo-Reserve. So, nilagyan namin ng mga ano ng ito, kung mapapansin mo yung signage na yan. Kasi itong lugar na ito, itong stretch na ito, ginagawang laruan ng mga ano, ng mga actually mga maliliit na motor eh, ang gumagawa nito eh. Yung malalaki naman, okay naman sila. Pero yung maliliit, masyadong maingay. Tapos sa open muffler. Eh dito sa ano, sa Masungi, marami tayong pinoproteksyon na ng mga ano dito, ng mga hayop. So pagka ganyang kaingay, yung mga hayop na nandito, nadidisturb nila. Yun yung unang-una. Marami tayong inalagang hype dito sa ano sa Masungi Geo Reserve. Pangalawa, concerned din tayo dun sa mga ibang motorista. Actually, halos linggo-linggo dito sa lugar na to, itong spot na to, may nadidisgrasya na mga motorista. Yun nga ang karamihan yung mga maliliit na motor. Hindi ako familiar sa motor eh, kung ilang cc yung mga ginagamit nila. Opo. Or less mga kasilakan yung gamit mo. Yun yung madalas na nadidisgrasya rito. Kaya naglagay kami nitong mga signage nito para mapaalalahanan din yung mga motorista na nag-ano rito, yung mga nagmumotor na magdahan-dahan dito sa section na to. Actually, yung buong Marilake, meron ng signage ng ano eh. Merong ginawa ang baras, merong ginawa ang tanay na observe 50 kilometers per hour na limit dito. Meron pa nga sila nakalagay na no helmet, no travel eh. Mga gano'n na ano eh. Na signage. Pero hindi nire-respeto ng mga ibang ano eh, mga ibang nagmumotor eh. So nakakatismaya, kumbaga. Yung mga ginagawa natin, hindi naman para sa akin, kasi ako hindi ako nagmumotor. Opo. Pero nagaganito ako rito, nagpapainit ako rito para palalahanan lang yung mga ibang motorista. Pangalawa, yung mga nagbabike, minsan mayroong nagbabike dito sa may kilometer 47, binangga ng motor. Opo, nakita ko yun. Binangga ng motor yung nagbabike, ayun, bike. Tapos ang malupit nito, ang masakit nito, tinakbuhan niya, hindi malang niya tinulungan. So nakakaawa yung mga ibang kasama natin na nagano na gumagamit ng kalsada dito na napakagandang lugar. Kung titignan mo kasi napakaganda ng lugar eh. Opo. Green, tapos malinis. Yun yung isang rito sa ano, malinis yung lugar. Nakakadismaya eh. Opo. Yun yung ano, yun yung isang ano natin dito. Kaya tayo naglagay ng ganitong signages, tapos naglagay din kami ng mga tao na nagmaman dun sa ano sa mga nilagay nating ano signages. Opo. Actually kasama namin dito sa ano ngayon sa operation nito yung 88 IB. Andiyan yung medic nila. Andito lang yung medic nila kaya pagka may na disgrasya sila yung first responder po. First responder itong mga taga 88 IB ng ano second ID. Opo. Ng Camp Kapimpin. Yun yung natin dito sa ano. Kami bilang isang ano rin na
community ng Masungi ay nagmamalasakit lang doon sa mga dumadaan dito. Dumadaan at saka yun nga isang ano namin, marami kami inalaga na hayop dito sa Masungi Geo-Reserve na nadidisturb ng mga open mapler. Yun yung isang ano namin na pinupunto namin dito. Saka yung ano nga, halos sa linggo-linggo may nadidisgrasya dito sa ano to, sa spot na to. Totoo nakakawa. Po. Nakakawa yung mga ano na nadidisgrasya. Ang ano nito, masakit nga nito, minsan yung mga nagbabike na nagbabike lang tapos pasasagasaan ng mga motor, tatakbuhan pa. Ay manong ano mo, tulungan mo siya tapos humingi ka ng tulong. Patala. Ayan, yun yung ano natin, concern natin dito sa ano sa Balilaki. Concern din lang tayo doon sa mga dumadaan at saka sa mga hayop na nakatira dito sa Masungit Geo Reserve. Noong isang araw lang, meron kami nilagay na ano na barikada. Kumbaga, yung barikada na matataas, mga 0.8 yung ano niya, 0.8 yung mataas niya. Ang nangyari naman, binangga naman na isang motorista, kotse, binangga. Ngayon, nakadamage siya ng apat na barikada. Ang ano nung ano namin, nung park ranger namin, pinaiwan lang yung ano, kahit anong ID na pwede niyang balikan para i-settle naman niya yung ano, settle damage niya. Kasi, eto, kung hindi dun sa barikada, baka mas malala yung ano, yung aksidente niya. Kasi, clip na yung ano niya, baka dun na siya pinulot sa baba nung ano, binaba. Tama. Kaya, problema, pagka kinausap mo, sila pa yung galit. Bakit ako magbibigay ng ID? Parang ganun yung sagot doon sa park ranger namin. Bakit ako mag-iwan ng ID? Sisettle ko yan. Eh, si Tatang, kung maririnig mo to, kung talagang sisettle mo, dapat nung araw na yun, bumaba ka na sa opisina, nakapag-settle ka na. Yun yung ano. Kung hindi ka man makapagbigay o makapagbayad, wala namang problema. Basta makipag-usap ka lang, hindi yung galit ka pa rin sa ano namin, sa park ranger namin na isa sa nangangalaga nitong ano, itong Masungit Geo Reserve. Tama. Kaya kung mapapanood mo ito, Tatang, sabi daw, mga nasa 60 plus na siya, pero ang nakakalungkot nito, nagpakilala pa siyang military. Nakakadismaya ka, nakakahiya ka dun sa mga ano, sa hukbong sandata natin ng ano ng Pilipinas o ng mga kapulisan natin kung ganyan yung ano, ganyan yung ugali mo. Dapat nakapag-settle ka, Tatang. Tama 'yon. So, ayun nga po. Kailangan nating i-preserve yung pinangangalagaan ng community dito kasi nakikigamit lang din tayo ng kalsada, no? Para rin naman sa ating lahat 'to, hindi lang naman para sa kanila, lalong-lalo na para sa atin 'to kasi kung sakaling may mangyari sa ating masama, sila rin naman ang unang tumutulong sa atin. So kailangan nating irespeto lahat ng nangyayari dito, lahat ng pinagbabago nila, lahat ng pinagbabawal nila. So sana iwasan na lang natin yung mga open mapler na sobrang lakas kasi nakakastorbo tayo sa mga hayop, pinepreserve talaga nila. At ano po ang tawag doon ulit, sir? Masungit Geo Reserve itong lugar na ito. Masungit Geo Reserve. So yun, may mga kailangan din silang pangalagaan kaya pinapriority rin nila na mapagsabihan tayo yung sa mga kailangan natin gawin bilang part ng dumadaan lang din tayo dito at nakikigamit lang din tayo ng kalsada nila. So sana naman masuportahan natin sila sa advocacy nila kasi napaka-importante nun, unang-una para sa kanila, tas sa atin bilang rider mababawasan natin yung aksidente dito sa lugar na to. So sana magtulungan lang tayo, yun lang naman kasi importante nun. So yun, Sir Vic, maraming salamat po, Sir Vic. Okay. Teach po, Twisted Teach. Kapag hanapin nyo sa YouTube, Twisted Teach. Twisted Teach. Teach. Apo. Sige po. Okay. Tas. Sige po, Sir Vic. Maraming salamat, TJ. Isa ka rin sa ano, dun sa naniniwala, dun sa advokasya ng Masungi na ano namin, pinatutupad namin dito sa ano, dito sa Marilake. Actually, sakop pa to ng ano eh. Sakop to ng Masungit Geo Reserve. Kaya maraming salamat, TJ. Kung may pakalat mo to, at least mabawasan natin yung ano, yung aksidente rito sa Marilake. Okay. TJ, maraming salamat at magandang umaga sa iyo. Salamat sa concern. Maraming salamat din po, sir. Wala ka naman po yun. Malita bagay po yun. Thank you po. At napakaganda ng lugar dito. Napakasarap dayuhin dahil ang lamig ng hangin kahit tanghaling tapat. Nakausap natin si Sir Victor.
Isang paalala lang, syempre, bilang rider din, respeto. Alam ko namang marami talagang rider na may respeto at sumusunod sa mga ganyang batas. Yun lang, pag may na-encounter na ganun, yung dire-diretso sa ganyan, wala akong hate sa inyo. Pero at least sana mag-iingat kayo at pagka may paalalang ganyan, huwag naman kayo yung magalit. At isa pa, huwag na huwag kayong magkakalat sa mga gantong lugar. Kitang-kita nyo naman, napakaganda ng lugar dito. Kagaya ng sabi ni Sir Victor, para sa atin to, hindi lang para sa kanila to. Magtulungan lang tayo. Yun lang yun. Kuya, ayos! Nakausap ko na si Sir Vic. Thank you po! Sir, thank you ulit. Thank you. So yeah, makakapabahan na tayo. Bye! Buti na lang na-interview natin si Sir Vic. At least, mas nalinaw sa atin kung ano yung ibig sabihin bakit sila naglagay ng ganyan signage ngayon, di ba? Ano ba dito? ₱49. Dumayo pa ako dito, sir, kasi ₱49 lang sa inyo. Pasagad sa pinakataas, sir. Sir, nanonood ka YouTube? Oo, nagbo-vlog ako, sir. Baka pwede mo akong i-subscribe. Tapos hanap mo akong sponsor sa Shell. Seryoso yan, kuya. Para laging libre na gas ko, ha. So yun, kung madadaanan nyo yung Shell dito, may hidden overlooking dito. Kita nyo naman, di ba? Solid. So pagpababa kayo, kaya packet kayo, gusto nyo ng overlooking agad, tail kayo dito sa Shell dito. Solid yung overlooking dito. Pandipi, no? O kaya kahit banner ba yung tawag sa Facebook na yun. Basta yun. Solid. Ganda.